Hello, welcome to Fun Fun Tyang A. Maraming salamat for all your support sa Fun Fun Tyang A. So far, so good. Marami na tayo ng parami. I'm very happy na nag-e-enjoy kayo sa mga vlogs na ginagawa ko para sa inyo. Yung huli was yung reunion kasama ang Apple Girls at talaga namang nag-enjoy ako doon at nakita natin yung kahalagahan ng taking some day off or time out with your friends. Importante rin yung nagkakausap kayo tas nagkakalabasan ng mga ayoko tawagin siya kasing problema eh dapat mga challenges sa life. Nagkakaroon kayo ng sharing, fellowship. Ang laking bagay yon na nakakapag-exhale. Hindi lang yung para papasok lahat ng problema. Dapat inaibubuga din natin yan palabas. Maraming maraming salamat. Pinabasa ko lahat yung mga comments ninyo. Thank you. I appreciate it. All the good and the bad are noted, of course. And I promise that gagawin ko yung mga requests nyo. Iniisa-isa ko na yan, actually. Ito, ni-request ni Chris Evangelista, sabi niya, Tyang A, next vlog mo naman yung about beauty routine or health routine para mapanatiling beautiful at young ang katulad niyo po. So, for today, mag-concentrate tayo sa mga ginagawa ko pag remove ng makeup, ilang mga bagay-bagay na pwede kong i-share sa inyo. So, welcome to Fun Fun Tyang A's beauty routine! Nabasa ko sa ilang mga articles na parang dapat age of 25, nagsastart na pala talaga tayo na naglalagay ng mga sunblock kahit nasa loob lang tayo ng bahay and especially pag nagluluto tayo. So of course ako, I use the Bello na sunblock every day. Kahit nandito ako sa loob ng bahay, naglalagay din ako niyan. Hanggang leeg ah! Huwag natin kalilimutan yung ating leeg. Kadalasan, face lang tayo nagko-concentrate, ba? Diba? Eh pagka medyo edad, kailangan natin harapin na nakikita rin ang ating edad sa ating leeg. So, importante na inaalagaan natin ang ating neck. Actually, ako, na-late ako sa mga ganyan kasi nga, ako yung skin ko kasi yung tipo ng pag marami kang nilalagay, mas tinitigyawat ako. So, mas madali din akong mag-react sa mga pimples. Pag usually yung dito, yan, dyan ako tinitigyawat. Pag dito naman, either nagpalit ako ng toothpaste or nagpalit ako ng brand ng lipstick, yan, tinitigyawat na ako. Pag nagpalit din ako ng brand ng powder, ang bilis, tinitigyawat ako agad. So, I also suggest na pag bibili kayo ng mga makeup nyo, huwag kayong bibili ng maramihan. Siguro, pwede na yung paisa-isa lang muna and then you try it. You see how your face would react dun sa certain brand na yon. Tsaka nyo na lang siya bilin ulit. I will show you kung paano ko tinatanggal ang aking makeup. So, ito yung number one. I usually use this product from Happy Skin. Pang tanggal ko ng makeup, eyeshadow and all. Before, ang ginagamit ko ay yung cold cream ng Ponds. Pero wala akong mabili ngayon. Minamassage ko lang yung face ko noon hanggang leeg. Tapos, I wipe it off with tissue and I'm okay. And then, I wash my face after. So, for now, ito yung ginagamit ko. Pag nasa kotse ako, after showtime, pagsakay ko sa kotse at kating-kating na ako sa makeup ko. Yan, ganyan ako eh. Gusto ko na siyang tanggalin agad-agad. Meron naman akong wipes. Ito. Laging nasa bag ko, nasa kotse ko. So, on one side, we will try to remove my makeup with the wipes. On the other side, yung Make a Clean Sweep ng Happy Skin. Usually, inuuna ko yung mata. Hindi ako expert ha, pero ito kasi yung nag-work para sa akin. I don't know if it will help you, if it will work for you. So, itry nyo lang po. May hindi ako matuto sa inyo. Pwede kayong matuto sa akin. So, let's just help each other. Dahil ang importante ay masaya tayo. At wala tayong masyadong mga stress sa buhay. Kahit ang mahal na ng bigas. Bumili ako ng ano? Nagluto ako ng sinigang kahapon, nababoy. Ang mahal kaya nung kangkong, 25 pesos ang isang tali. Grabe. Eh, usually, mga anak ko mahilig sa kangkong. Usually, nilalagay ko 4 na tali. Ngayon, 2 na lang. I notice lang, with yung wipes, hindi talaga ganun natatanggal yung makeup. So, I still wash my face. Of course naman, you wash your face after. With my soap from Bello also.
makikita nyo na ang tunay na itsura ni Tyang A. Wow! Diba? Ganyan naman talaga. Naku, hindi ko namang ikinahihiya na may edad na ako, no? At meron na rin mga pagbagsak ng gravity. So, dapat pataas ang mga bagay-bagay na yan. Yan! Mamaya mag-ganon tayo ng mga neck exercises para gumanda din ang ating mga neck. At hindi mahalata ang edad. O yan. Medyo wala na yung makeup. Nandito na siya. Okay. So, with this other one, gagamit tayo ng cotton rounds. Ha? So, siya. Cotton rounds. Ayan. So, lalagay lang tayo nito. Tatanggalin na natin yung ating makeup. Pag araw-araw kang nagme-makeup, talagang prone ka to mga blackheads, ganyan. So, if you notice, mas tanggal na tanggal yung makeup at yung eyeshadow with this one. Tapos, mag-wash na tayo ng face. Maghihilagos na ako. So, ito yung ginagamit ko. This is for normal to dry skin. Kahit sa ganito, minsan, maselan din ako. Kailangan talaga yung medyo hypoallergenic. So, nalagay na natin yung soap. And then, ito yung isang na-discover ko. It's called Massaging Facial Cleanser. Ito gagamitin natin para talagang mawala yung mga dumi. I-massage lang natin siya in a circular motion. 1, 2, para matanggal yung mga dead skin, yung makeup. 13, 14, exfoliate yung pores natin. 26, 27. Pwede nyo itong gamitin ng umaga at gabi. 38. Pero ako usually I use it sa gabi lang. 49. 60. Ayun, lahat yung mga dumi from the makeup. And then, mag-wash na tayo ng face. Tapos na tayo sa pag-wash ng aking face. Parang naramdaman ko na yung nag-soften yung skin. Tapos yung dry skin, medyo nabawasan. Tapos medyo smooth siya actually. Tunan ko din sa derma ko na si Dr. Sheila Acosta from Bello Medical Group sa Trinoma. Hi, Dr. Sheila! Thank you for taking good care of me. At saka si Jade na nag-facial sa akin palagi every month. Once a month ako magpa-cleaning, magpatanggal ng mga blackheads, whiteheads, tapos yung mga thermage at yung mga pa-lift na ganyan. Dahil alam mo na pag 40-something ka, dapat pa-lift na ng pa-lift. Iyan yung mga pinapagawa ko sa Bello. Natutunan ko din na pagkababiyahe pala kayo sa isang lugar na malamig, 3 or 4 days before kayo umalis, nire-ready nyo na dapat yung inyong skin. Lalo na sa face and neck. Mag-moisturizer muna. Meron anti-inflammatory akong ginamit para hindi mamanas yung skin ko. So, importante rin pala yun. Whether kung mainit yung pupuntahan yung lugar or malamig, it's best that you moisturize muna your face before going to that country. So, for moisturizing, usually ang ginagamit ko talaga, cream. Meron din akong bagong na-discover ngayon, itong essential day moisturizer. Minigalo lang sa akin to ni Tita Winnie. Pasalubong niya to. Okay siya kasi very very mild for me. Or yung ganito. Yan. Konti lang. Ang ganyan lang. Actually maraming gamit tong cream na to for me. Yan na rin ang lotion ko sa katawan, sa kamay, sa siko. Ako eksperto pero sa mga napapanood ko rin sa YouTube, circular motion lang ang mga keme-keme. Late bloomer lang din akong natuto ng mga ganito. Gawin natin lahat para lang sa ikauunlad ng mga balat natin. Ano naman ako na-discover nung nagpunta kami sa Korea? Sabi ng tour guide namin doon, sabi ko. Ganun ko siya, oh, how come your skin here in Korea? Very, very nice. Ginagawa daw nila pala every morning. Rub nila yung kamay nila pag gising na ganyan. Tapos gaganyanin lang nila. Tapos pag may heat, yun yung pinang-massage nila. Sa mukha nila pataas na ganun. With the natural oil na nakuha mo while you were sleeping. And then, tinuro sa akin ng isang tour guide doon. Ito, nabili ko to sa Misha.
mura lang to eh. Actually, may libre kasing kasama rin to na product. Kaya nabili ko. May battery cell operated sa ilalim. Tapos, i-press mo lang tong button na to. Usually, ginagawa ko sa gabi. 1 minute each side. Pataas, taas, and then 1 minute on the other side. Ginagawa ko to pag nakahiga na ako. Nanonood ako ng TV, nagpapaantok. Habang pinapanood ako ngayon ng asawa ko sa CCTV, pinagtatawa na niya ako dito sa ginagawa ko. Nakikita niya kasi sa cellphone niya. Nakikita ko nagme-message siya. Sabi niya, nakakatawa yung ginagawa mo. So ngayon, ang gagawin naman natin ay neck yoga exercises na pinapanood ko kay The Uma Show. Kay Maring Uma, pinch natin yung leg natin like this for blood circulation sa neck area. After that is titingin lang sa taas. Magbablow ka lang ng kiss. Huh? Ganyan lang. Ten yung ginawa ko. Kasi sabi ni Maring Uma, gawin daw natin ang ten para talagang na-exercise yung ating neck. So, ang next naman doon ay aangat ulit ang mukha. Tapos yung lower lip, ito, aangat natin pa ganun. Parang, pag-ganun mo. Habang naka-stretch kang ganyan. Kailangan hawakan daw yung collarbone. This is good for our muscles here, yung circulation ng dugo dyan, good stretching. Then, din yung ginawa ko. Parang feeling mo goldfish ka doon. Then, yung pang-apat is just a simple neck rotation para sa stretching ng ating leg. So, we do 5. Next, kabilang side. I hope that helps at mararamdaman nyo agad yung stretch sa neck nyo. So, kailangan lang natin yan gawin every day kung kaya. Kung hindi naman, kahit 3 times a week, chicken on yun, carry na! Tayo ng cream. Pwede rin namang oil kung anong mas gusto ninyo. Cream. Tapos, what we do is massage our neck. Ayan. Pwede nyo itong gawin sa bahay habang nanonood kayo ng Amprobinsyano. Nagre-relax na kayo. Massage. Going up. Kung wala kayo nung mga facial massager o yung mga ganon, you can just do yung parang manual lang na circular motion. Makakatulong sa inyo ito na magawa nyo every night bago kayo matulog. Medyo hindi na mahalata at magiging mabilis ang pagkaroon ng edad ng ating mga leeg. Tapos, continue lang the massage hanggang dito sa batok. And here. And we're all good. So ayan, madlang people, ang aking simple, matipid na beauty routine. At ilang mga neck exercises and massages na ginagawa ko. Inom lang ng maraming tubig, hindi malamig. Take care of my voice also. Tapos yung pag-alaga sa face, pagtanggal ng makeup. Tsaka importante din, of course, yung matulog ng at least 7 or 8 hours. 5:30 ang dinner. Tapos spend time with this little boy. Hi, Sky. And then, by 8 o'clock, di ba? Sa bed na tayo? Yes. Sleep na? Yes. Mm-mm. Kasi importante na mahaba yung sleep. Okay? So, thank you for watching. Send us your comments, your suggestions, kung ano pang mga gusto nyong pag-usapan sa Fun Fun Tyang A. So, that's it! Thank you so much! I hope nag-enjoy kayo. So, don't forget to like our YouTube channel and subscribe, and of course turn on the notification bell para alam nyo kung meron kami mga bago na mga vlogs. Usually may mga ina-upload kami na mga bonus na vlog for the week. So again, thank you so much. Sana ay may mga natutunan kayo. So always remember, be inspired, be bonggelles, be fun fun Tyang A all day, every day. Mwah! Thank you. Good night.